Tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal. Makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita nagreklamo kay Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sanang pinatay mo na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay pahaharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron sa buong bayan, ay humarap sa Panginoon sa gawing disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne.
At sa umagay, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nila sa lupang nalalatagan ng maliliit at maninipis na bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya't nagtanong sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Iyong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya ay dumating ang hangin timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne, masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot nitong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na yun, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat.
May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa sandaan, may tig aanim na po, at may tig tatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon sina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Kung paanong winelcome nila ang mahal na Birhen sa pagdating niya sa kanilang buhay, nang siya'y isilang, ganoon ding winewelcome nang may mga bukas na kalooban ang pagtahan doon ng salita ng Diyos. So tumatahan sa may mga bukas ang kalooban ang salita ng Diyos. Sa ganito pong disposisyon ng puso natatanim at lumalago ang kanyang presensya sa ating mga kalooban at sa ating kalagitnaan. Ito po ang sinisikap isalarawan ng talinghaga ng manghahasik ngayong umaga. Sinasabi po roong lagi namang may choice ang mga napaghahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Ang iba ay hindi interesado. Ang iba naman ay interesado noong una pero sumawa. At ang iba pa ay masyado namang abala sa sarili nilang buhay para entertainin pa ang mga inaakala nilang karagdagan lamang na pasanin sa buhay. Sa kabilang banda, may nakalaang masaganang ani sa lumilinang nito. Kailangan nga lamang maghintay. Maghintay ng buong pasensya. Kailangan naman talagang maghintay. Dahil para sumibol at lumago ang itinanim, gumugugol po ito ng panahon, ng mahabang panahon. At para mamunga, para sa iba marahil ay ng habang panahon. Wala namang ilusyon ang mahal na poong Jesus Nazareno tungkol sa katotohanan ito ng kahinaan ng sangkatauhan. Nakaharap niya ito ng mukhaan ng maraming beses sa kanyang public ministry. At ito po ang tinugunan niya sa kanyang mga pagtuturo at pagpapagaling. Dito rin po niya tayo inaabot kung saan alam niyang tayo ay makakatugon. Ang approach po niya ay pagmamahal dahil siya po mismo ay pagmamahal. At ipinadarama niya sa atin ang pagmamahal ng Ama. Binigyan niya ito ng mukha at konkretong kapahayagan. Ito rin ang pag-asang ating mapanghahawakan, hindi lamang dito, ngayon, kundi sa kinabukasan. Sa ganito rin pong paraan niya tayo inaasahang maghintay. Paghihintay ng buong pag-asa, minamahal kong mga kapatid. Paglilinang ng buong tiyaga, gaya ng isang taga sa panahon na manghahasik. Sabi po natin noong July 16, dahil pareho rin naman ang ebanghelyo noon at ngayon, ang lugar kung saan naroroon ang pinakamalusog na lupa para pagtaniman ng salita ng Diyos ay ang hardin ng tahanan. Dito po sumisibol ang kagandahang asal, ang kababaang loob at ang wagas na pagmamahalan. Sa konteksto rin pong ito ng pamilya, hinubog ng kanyang mga magulang ang mahal na Birheng Maria
na kanya rin namang ini-extend sa sarili niyang pamilya. Naihanda po niyang mabuti sa tulong ni San Jose ang pagtataniman ng salita ng Diyos na naging tao, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil naihanda rin naman siyang mabuti ng sarili niyang mga magulang, ang mga ipinagdiriwang natin ngayon, San Joaquin at Santa Ana, Saints Joaquin and Anne. Importante po ang ganitong paghahanda, mga kapatid. Kasi po, pinipredispose tayo nito. Pinipredispose tayo nito sa pagtataguyod ng kabanalang na ipahahayag sa habag at pagmamahalan para sa katubusan ng sangkatauhan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni na Saints Joaquin and Anne, magtiwala tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Sa bawat pagpapahayag ng ating pagtitiwala, ang atin pong itutugon, Aman ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Aman ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklarin mo ang aming mga miyembro ng bawat pamilya bilang iyong simbahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni na Saints Joachim and Anne, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ang Kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maria ang ina.
anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maria ang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at sa tanging Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaingalaan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at ang inyong mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.